Now, what is the new normal for the bawang video? On this video is pag-uusapan natin is regarding sa signal booster kung sulit nga ba siya o hindi. Pero bago natin umpisan to, roll intro. Anong kailangan kong gawin? So, tapos na yung intro natin, no? At nga pala, ito nabili kong signal booster is nakakahalaga na 2,800 pesos sa Shopee. So, at nagaling to sa China. Bago ko ginamit or bago ko binuksan yung package. Bali, nilagay ko muna ng alcohol for safety for post kasi nga nanggalit sa China, etc. Hindi naman ako parang OA, etc. Pero ang ginawa ko lang is para maging safe. Nagkisiguro lang naman ako para walang virus. Kasi alam naman natin pandemic, at hindi natin alam kung saan natin pwede makuha yung virus. So, nalalayo yung topic natin. Google! Parinig kita sa mobile! So, ito na topic. So, nabili kong signal booster. Ang nabili kong signal booster is working siya for 103. Na halos gamit talaga yung band 03 lalo na sa mga mobile phone na ayun yung pinakauna na detect nila. Pero bago kayo bumili ng signal booster, make it sure na hindi congested yung area nyo, no? Hindi congested yung band 03. Kung gusto nyo gumamit ng smart, tutok nyo yung pinaka outdoor antenna doon signal booster kung saan nga ba yung pwesto ng tower. Kanyari, eto yung tower or yung cell site at eto naman yung signal booster. So, pag nakalayong ganyan, ibig sabihin nun, ano mo naman nalaman? Iba yung makukuha niya or possible na wala makuha yung signal booster na signal. So, eto, dapat nakatutok na ganyan at dalawang beses na yan! At alam nyo rin kung saan mismo yung cell site. Pwede nyo naman makita yun or pwede nyo matest. Kasi nga, pipihitin nyo yung antenna tapos makikita nyo naman yun. Bar or signal bar sa mismo signal booster. So, parang gulo na magka-explain ko na pero parang ganun na na. Pero para sa akin, sulit niya ba siya o hindi? Para sa akin, sulit din naman. Pero problema ko lang is congested talaga yung band 03 sa area. O mapag-globe man niya o mapag-smart. Pero papakita ko sa inyo na okay siya. At yes, Mario, okay, working siya pag modem. Pwede. Kasi nga, alam yung gamit ko noong nakaraan. Hindi ko na ginamit yung Mimo antenna ko for testing purpose. Trinay ko lang naman. Pero yung Banjero talaga, pag smart dito, sobrang bagal. At trinay ko naman sa globe, medyo okay naman sa globe kahit pa paano. At yun yung ipapakita ko sa inyo, pero hindi ako gagamit ng modem. Ang gagamitin ko is mobile data lang. At papakita ko sa inyo yung age signal lang yung nakindikit sa akin pag papatay yung signal booster. Tapos pag in-open natin, automatically mag-4G. So, bibigyan ko na lang kayo ng actual video. At bibigyan ko rin kayo ng sample of speed test para hindi kayo malito, no? Ulitin nyo, band 03 lang yung working sa signal booster na nabili ko, pero meron naman siyang tri-band. Pero even though pag tri-band yung binili mo, mas mahal kasi nga tatlong band na yung pwede mo ma-pick up. Pero para sa akin, single na lang muna. Pero para sa akin, single lang yung binili ko kasi nga ayun lang yung kaya ng budget. At sa ngayon, pag-isipin nyo muna kasi nga meron tayong tinatawag na band 03 at band 01. At yung band 01 is karamihan dito is hindi nila nagagamit o hindi talaga nagagamit ng iba. Kaya i-check nyo muna kung malakas yung band 01 sa inyo kasi nga baka ayun talaga yung pinakasulit na pwede nyo bilhin yung band 01 na signal booster kasi okay na okay yun. Sa akin kasi, ayaw man na Mimo antenna ko yung band 01. Kaso nga lang, ang problema is nawawala yung signal at alam ko naman na yung network na mismo yung pinaka main problem doon, no? Or cell lang yung ginagamit ko para malaki yung PCI niya or yung PCI ng modem ko para mag-lock sana sa isang PCI para stable na mabilis. Kasi ang problema, kahit nakalock, automatic na nawawala yung band na gamit ko na mabilis. After 2 hours, doon lang bumabalik. Network ano kaya na yung problem doon at sana madagdagan or ma-implement na yung speed sa Pilipinas, no? Kasi nga, kahit mabilis naman yung network, kung ulan naman sila sa cell site, wala din. So ayun yung mga nababalik na ngayon na parang 9 months ata yung inaabot sa cell site lang. Pero 9 months for permit. Tapos ilang months pa yung papatay ng ayaw mo sa akin, sasaktan ka! Sobrang lupit din pala ng local government natin, no? Kasi hindi nila pinapayagan or parang pinapahirapan pa nila yung telco para makapagpatayo ng cell site. At sana sa ginawa ni President Duterte na mas mapabilis pa yung process ngayon. Pero bago, pero nalalay na yung pinaka-main topic natin. So, bibigyan ko na kayo ng isang sample. Or sample talaga. Using signal booster.
kung mapapansin nyo, yung signal natin or yung data natin is E. Ibig sabihin yan, edge or 2G, ganito dyan. Tara, basta pag E yung naka-indicate or yan, nawala. Pag E, G, at nawala yung signal mo, ibig sabihin nun, hindi stable. Naka-off pa yung signal booster natin dyan, no? At ganito pala yung itsura ng signal booster, ayan. Ayan yung signal booster mismo, no? At yung outer antenna natin, nakalagay sa labas. At eto naman yung pinaka-indoor antenna. At eto na naman yung setup ko sa modem. So, sa setup na to, kumuha na agad ako ng speed test. At nakapatay yung signal booster. At kung mapapansin nyo, hindi ako makapag-speed test. Kasi nga, A lang yung or H plus. At dito naman, naka-open na yung signal booster. At kung mapapansin nyo, meron na siyang 4G. 4G na pag-open natin yung signal booster. At yung speed natin is 3 Mbps. Ayan, 3 Mbps. Para sa akin, goods na yan kung single user ka man. At yung upload naman natin, medyo mataas yung upload. At yung ping pala natin is 24 lang. Tapos yung jitter niya is mababa rin. Kaya pwede kang maglaro ng Mobile Legend kung gusto mo. So ayan, try natin mag YouTube ngayon. At nga pala, yung gamit kong YouTube is YouTube Vines na walang ads. Kung gusto nyo i-download, search nyo lang sa Google. Pwede nyo i-download kung nairita kayo sa mga Google ads minsan. So ito, mag-play tayo ng video ko mismo. So ayan, nakakapag-play naman tayo ng matino sa YouTube, no? Kaya para sa akin, worth 8 naman or sulit yung pinambili ko dito. So ayun lang. If you like this video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-ring yung bell para maging updated ka sa mga parating kong video.